ano, nag-blood transfusion ulit si Chot kasi mas mababa yung hemoglobin niya doon sa normal range and mataas masyado yung white blood cells. So, start at anong oras na ba? 3:30. So, matatapos mag-transfusion ng 7:30 a.m. Nagising din si Chota. Akala namin kung anong masakit yun pala. Diaper lang. Punong-puno yung diaper niya. Okay ka na, love? Okay ka na? Sleep na. Sabihin mo kay Doc, susumbong ka, sabihin mo, pinaiyak ka dun sa OR before the operation. Ha? And yung tape, basta lang tinanggal, kaya ka umiyak. Opo, ang ganda na ng skin ulit ni Chot. Kanino kaya yung dugo ni Chot, no? Thank you po sa nagdaling. So, dalawang bags yung na transfer kay Chot. So, kung kanino mang dugo yun, salamat. Kanino kaya nun, no? Random lang yun. Oo. Kaya, hindi naman kasi pwedeng sabinanate mo ako isa. Oo. Chot? So, pwedeng dalawang tao yung may-ari nung... Ah, dalawang tao talaga yun. Kasi, kung red blood cell lang naman ilalagay. Anong lab? Sineseparate daw yun eh. Lab? Dalawang tao yung nag-donate ng dugo sa'yo, lab? No. You say thank you. Ganda na ng skin ulog na. Ayan o. Naka-prepare na yung lahat tapos tulog. Pati yung kape niya. So, ayan o. Tapos, ang nalagyan ko na ng lahat, na-position ko na. Natulog siya. Labas dahil kay Bleepy. Ha? Gusto mo ma-adventure? Mama just realized kailan ba yun? Ah, nung ano, nung Saturday. Kaya pala gustong laging mag-alis dahil kay Bleepy. Si Bleeping para adventure. Oh. Bilbo Baggins. Hindi naman pala siya guys maano, mahirap i-manage, pero ayun o, maano lang talaga, nakakabakat yung fiber niya. Pero kay Chot, wala naman siyang unusual reaction, like for example, masakit, wala naman siya. So, sa una lang talaga ma-afraid ka, matatakot kang i-move, kasi nga syempre, hindi mo pa alam
Pero, ayan, this is our fourth day. Nakarga ko na si Chot. Pwede naman pala siyang umupo. So, kaya, nung tinanong ko si Doc na if tayo can travel kasi alam niyo naman tong batang ko, pag hindi umaalis, umiyak maghapon for one week. Kaya yan, pwede naman pala siya. So, kahit nga yung sasakay si Chokar, pwede na kasi ang dami natin gamit. Hindi yan pala siya. Pwede na. This is our first cargo, anak. Naku yung anak ko eh. Naku, para ako. Teka na. Kaya naman pala cargo ang baby ng mga malamalaki eh. Wait. Tapos lagi lang talaga itong merong support. Kaya just magpunta ng dagat. Kaso lang, walang masyadong gamit. Gamit kasi, lang talaga ni Chat. Oo, tapos mama. Ay, ano, dogot? Ay, dogot. Ay, aalis tayo. Tapos ikaw, si Papa, uupo. Ang upo ni Papa doon sa sakyan, ano, unang-unahan. Para upo ka, tingnan niya na. Tapos, lagi lang talaga itong may support. Yan lang siya. So yan guys, don't be afraid to try or hindi talaga, wag nyo lang talagang i-try gawin nyo yung hip operation kasi alam nyo yun, nung tinanong ako ni Doc Penny before na why I like or why we gusto namin ipa-opera si Chot kasi nga, diba, rehabilitation kasi. So kung i-rehab mo yung anak mo, then yung hip dysplasia niya hindi naman marurule out. So, parang useless na rin naman siya eh. So, ano pang ginagawa mo? Parang ipa-therapy lang dahil CP. Pero yung hip dysplasia niya, nandyan pa din. So, wala. Wala naman, wala nang chance na ikaw na mismo nagpapa-therapy ka. Pero wala nang chance talaga siya to be independent. Kasi nga, natatakot kang magpa-opera for the hip dysplasia. Sino yung batang umutot? Sino? Sino yung batang umutot? Ikaw. Ikaw yung batang umutot. Narinig ni Mama po. Our at our fourth day na tayo ngayon ba? Fourth day. So kusa na ni Chot nagagalaw niya naman before yung toes niya pag hinawakan mo, pero now normal ano na ganyan pag nasa bahay kami. So pag ganyan kasi si Chot, gusto niyang umupo or magpaupo. So bumabangon siya. So yan. Makikita mo yung galaw niya ng kanyang toes. Or buong paa. Ganyan talaga yung movement ng paa ni Chot before the operation. So within ano yon, mga within 3 days hindi niya nagagalaw ng ganito, pero pag tinatch mo naman nagagalaw siya. Siya ng laway. So today will be our discharge day. Ayan, so after nung ano, after niya ma-blood transfusion, naging okay naman siya. Pero until now, hindi pa namin alam kung anong result ng CBC. And, ayun, meron siyang ano, hematoma sa scrotum. Yung sinamin, napansin ko last night ata, meron siyang red dot. Tapos, hanggang sa meron na siyang, ano nga kasing tawag, pasa. Yun, yung pasa dun sa ilalim ng putoy-toy ni Chot. And pagkagising ko, nakita ko, parang paikot na siya dun sa scrotum yung hematoma. Pero, according kay Mang Google, ginugle ko kaagad, syempre. It's normal naman pala sa mga boys pag mayroong operation, lalo na pag hips. And then, it is also confirmed by Dr. Javier na it's okay lang naman. Tapos, i-ano na lang namin. I-hot compress. So, hindi ko siya ipapakita kasi naggalit si Chot kahit nga nung pinacheck ko sa mga nurse.
kahit tulog siya, nag-make face siya. Kaya, ayan. So, yun, imagine niyo na lang yung scrotum na may pasa ng paikot. Ganon. So, yan si Chot. So, this is really useful pala yung, ano, na-discover ko siya. Na-discover ko siya, guys. Wait. So, this one, hindi naman ako in-advise nito to buy, yung bilhin ko to or ano. Pero, through the, yun nga, sa research about sa, on how after, or the aftercare after the operation. So, kailangan na ng hip abductor. I mean, the pillow abductor. So, ayan. So, na-discover ko lang ito na pwede pala siyang i-harness para talagang in place yung hip spike ni Chot, whether you move him pag nagpapalit kami ng diaper or pagkakain siya na i-apply in position. So pag kinarga ko siya ng papo, dala-dala niya rin yung pillow niya, kaya there's nothing to worry about kung mahuhulog ba or mababagsak accidentally yung spike, kasi syempre kahit sabi naman ni Doc, hindi naman siya, or wala naman siyang mararamdamang pain, kasi nga, restricted talaga, or talagang case yung mga, ano niya, yung operation procedure niya. Pero, pag naibagsak mo rin kasi siya, yung mga edges nito, dito okay lang, kasi maluwag naman siya. Maganda yung pagkakagawa dito kasi sa ilalim. Pero, dito, nagkaroon ng problem, kasi alam niyo naman, mataba yung chan niya. So, imagine, itong end-to-end na to, from here to here, magkadikit yan nung inilabas siya sa operating room. Kaya pala bigla siya nga siyang umiiyak. This is also mentioned, siguro mga day 3 ng, ano namin, day 3 ng vlog namin, pero hindi ko pa rin naman na-edit yun. Ayan, so from here to ganito, so yung ano, layo niya na is nasa 8 inches na. So, mas maganda siguro kung before the operation, sinusukat rin yung, ano, tummy line ba? Hips. Yung waistline nung isang bata, nung isang batang ooperahan for hips, and lalagyan ng hip spike ka, para hindi siya masyadong tight, kasi yun yung talagang na-encounter lang ni Chot na discomfort. Pero other than that, wala na naman. Yun lang, medyo ito, kahit yung mga nurses dito sa taas, nagulat sila because yun, the way they insert nung nasa OR, medyo ayun, ano lang, medyo, hindi lang pala medyo, bugbog talaga siya. So, apat yung ano, pero siguro dahil daw sa blood transfusion. So, pero yung, the way they react, hindi kasi dapat talaga ganito. Pero other than that, okay naman siya. So, medyo paos lang si Chot. Hindi pala medyo, paos na paos siya. So, maybe an hour before the operation, kasi nga nakalagay dun sa operating procedure niya, yung ano, alert siya, alert na alert. So, yung mga ginagawa sa kanya pag-insert, talagang siguro nagkaroon ng challenge doon sa pag-insert ng mga ano, swero para sa anesthesia, para sa dugo, ganun. Hanggang ngayon, paos pa siya. Pero ito namang insert niya dito, perfect. Kasi ilang araw na hindi pa siya, okay pa siya. Sometimes kasi, when yung nag-insert is hindi maganda or hindi magaling, bumuputok siya kaagad. Yan. And ano pa pa? So, nakadalawang poop na pala si Chot. Ano lang naman, perfect lang talaga yung diet niya, kaya so even meron siyang mga medication. So that's all, guys. Na-visit na ulit siya ni Dr. Kimpo, and ayun, i-discharge na kami today. Tapos we are going back to Dr. Javier on Friday kasi ayun, i-check siguro, tapos sabi ni Doc Kimpo, i-adjust yung kanyang hip spike. Ah. Ang ganda ng lighting dito, Chot. Oh. Parang hindi tayo napupuyat. Chot, you sleep na? Sleep ka na?